Ibinenta ng isang ina ang sobrang lumang kuna ng kanyang anak na babae dahil sa wala na siyang makain at maging ang kanyang anak. Kaya naman, naisip niya na ibenta na lang. Total naman ay nagdalakad na ang kanyang anak. Ngunit, makalipas ang tatlong araw, ay sobra siyang nagulat sa text sa kanya ng taong nakabili ng kuna. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya nagulat? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at hit ang bell icon para lagi kang updated sa susunod na videong gaya nito. Para kay Karen ay isang napakalaking pagsubok na makapaghain siya ng pagkain sa mesa para sa kanya at para sa kanyang anak na babae araw-araw. Dahil sa wala siyang trabaho, dahil sa pagkakaroon niya ng sakit na Lyme disease at dahil dun ay naubos ang kanyang ipon, kaya naman ay halos lahat ng gamit niya ay pinost niya sa social media at binibenta niya. Kasama na dito ang lumang kuna ng kanyang anak. Mahirap para kay Karen na ipagbili ang kuna dahil ang kuna na ito ay naipasa mula sa ina hanggang sa anak na babae sa maraming henerasyon at isang tunay na mana ng pamilya. Ngunit nang ipost ni Karen ang kuna sa social media, kami nagka-interest na bili nito at hindi mapigilan ni Karen ang tukso dahil sa malaki-laki din ang kikitain niya sa pagbenta nito. At sa wakas ay makakabili siya ng bagong sapatos para sa kanyang lumalaking anak na babae at pagtustos kahit papano sa pag-aaral ng kanyang anak. Ngunit bago dumating ang bumibili upang kunin ang kuna, naramdaman pa rin ni Karen ang lungkot sa pagbibenta niya ng kuna. Palagi siyang nakadikit sa kuna bago ito kunin ang bibili sa kanya dahil sa napaka-espesyal ng kunang ito sa kanilang pamilya. Ngunit nang dumating ang mamimili upang kunin ang kuna, ay gumaan ng mas maganda ang pakiramdam ni Karen tungkol sa pagbebenta ng kuna. Ang bumibili ay isa ring bata, single mother, at magkakaroon ng isa pang bata dahil pansin din sa kanyang tiyan na siya ay buntis. Ang dalaga ay hindi naman mayaman, ngunit nagustuhan niya ang kuna na ito na kinailangan niyang bilhin para sa batang babae na nasa kanyang sinapupunan. Dito ay nakumpiyensa si Karen na ibenta ang kuna. Ngunit pagkaraan ng tatlong araw, biglang tumunog ang kanyang phone. Isang mensahe sa kanyang inbox na siguradong gugulat sa kanya ng sobra-sobra. Sinusuklayan ni Karen ang kanyang anak na araw na ito nang biglang narinig niyang may nag-text sa kanya at inilapag ni Karen sandali ang brush upang makita kung sino ang nag-text. Ngunit nang makita niya na ang mensahe ay mula sa bumili ng kuna, ay agad niya itong binasa. Ngunit habang binabasa niya ang mensahe, nanlaki ang mga mata niya at napabuntong hininga. Tiyak na hindi ito totoo, sabi niya sa kanyang sarili. Ang babaeng bumili ng kuna ay nais na muling pinturahan ito dahil sa sobra ng luma. Sinabi niya na natanggal niya ang lumang pintura ngunit biglang nakakita ng isang bagay na espesyal. Isang pirma mula sa isang tao na nakaukit sa kuna. Nakuyuris ang babaeng bumili ng kuna at nag-post siya ng larawan ng kuna sa isang antigong forum upang makahingi ng advice tungkol sa lagda na ito. At makalipas ng ilang minuto ay nagulat siya sa mga comment sa kanyang post. Napakatanda na ng kuna, sagot ng isang nagbagandang loob sa kanyang tanong. Sagot pa ng isa, gaano na kaya kamahal sa auction niya? Dahil dun ay nagka-ideya ang babae na dalhin sa auction at agad niyang dinila ang kuna sa isang auction house kinabukasan upang ma-appraise ito. Dito niya nalaman na ang kuna na ito ay halos 200 taon na. Ngunit eksakto kung magkano ang halaga, hindi rin masabi ng appraiser. Ito ay isang magandang specimen, ngunit hindi ko mailagay ang eksaktong tag ng presyo dito, sabi sa kanya ng appraiser. Kaya't nagpasya ang babaeng bumili na ilagay ang kuna para sa auction. Ito ay isang magandang kuna
para sa kanyang anak, ngunit maaari niya magamit ang sobrang pera. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang crib na ito ay magpapabago ng malaki sa kanyang buhay. Ang kuna ay ang huling na isubasta sa araw na iyon at medyo ilang mga tao na ang umalis. Nalungkot ang babae dahil baka mababa lamang ito maibenta, subalit nagulat siya sa presyo nito. Nagsimula sa $500 ang bid hanggang sa naging $1,000 at umakyat pa ng $10,000. Subalit hindi pa doon natapos ang bidding. Ang babaeng bumili ng second hand na kuna ay sobrang nagulat dahil sa biglang umabot na ng $500,000 ang presyo ng kuna. Halos hindi makapaniwala si Karen nang mabasa ito. Binasa niya ito ng paulit-ulit dahil hindi siya makapaniwala sa halaga ng kuna na yon. Ang bumili sa kanya ng kuna ay sobrang nagpapasalamat sa kanya, kaya naman binahagi niya ang kita niya sa kuna sa dating may-ari nito. Dahil dun ay nagkaroon ng sapat na pera si Karen para sa pag-aaral ng kanyang anak. Dahil ngayon, 6 taon na ang lumipas, ang kanyang anak na babae ay nag-aaral at walang kakulangan sa ano paman. Si Karen ay gumawa din ng maraming pag-unlad. Bumili siya ng isang bagong washing machine sa halip na ang luma at niremedyuhan niya gamit ang duct tape at nagpa siya siyang pag-aral muli. Bukod pa dyan, inilagay niya ang natitirang pera sa isang bank account para sa kanyang anak na babae. Sa ganitong paraan, ay tiyak niyang palagi silang may kakainin kung sakaling mahirapan siyang muli sa pagtatrabaho. Nang dahil sa kuna ay 2 single mother ang nakaahon sa kahirapan at sa kalaunan ay naging matalik silang magkaibigan. Napakagaling ano? Sa hindi inaasahan na parehong may single mother ang mahihirap sa buhay at biglang nakaraos dahil sa kuna. At hindi lamang yun. Dahil sa kabaitan ng babaeng bumili ng kuna, ay nagawa niyang ibahagi pa kay Karen ang pera na naibenta sa kuna. At yun, nagtatapos ang ating kwento. Pero bago tayo magtapos, ay shoutout muna sa mga sumusunod.